Mga idol, bayad na tayo. Ito lang yung bayaran ko. Magandang pagkagawa. Sulit na sulit mga idol. Dalawa pa. Tingnan nyo. Ito lang yung nabayaran ko. Bilangin nyo na lang mga idol. Ito lang yung nabayaran ko. Ito yung ano dito. Ito yung puntahan nyo dito kung magpapapabrikit kayo. Sa mga rubber. Yan. Pati sa motor. Pwede. Yan. Tingnan nyo. Kanina na i-video ko na. Ito. Lahat na design. Pwede. Ito na. Shout out nga pala sa lahat. Please like and subscribe. Maraming salamat po. Oh, ay dala ko. Butas na yun. May butas na. Maliit pa yung butas. Ito yung butas. Kapal, ganda. Yo, what's up mga idol. Magawa tayo dito sa butuan ng kung saan kayo punta. Meron tayong bagong upload ngayon na para fabrication sa sasakyan. Ito mga idol, matagal ko lang kaibigan nandito. Meron kasi akong pinagawa ng sa Hyundai Accent na ano, sasakyan ito. Kasi yung parang ano niya, metal niya, parang ganito, umaalog-alog na. Pag nagmamaniobre siya ng manubila, tumatagaktak, dito dumadaan. So, pinapabrikit ko to hanggang dito. Tapos papakapalan yung kabila, dito. Yan. Kasi ito, walang bibig o kaya walang lips. Kaya yung rack and pinion niya at saka yung pinakaihi niya ng rack and pinion medyo tumatagaktak pag biglaan siyang lumiliko. So, mga idol, napag-isip-isip ko ngayon mga idol mag-uploads kasi mga isang buwan kalahati na yung kaka-uploads ko, hindi ko na ulit na i-upload yung channel ko mga idol. So, dati ko na silang mga kaibigan dito pag may fabrication sa mga rubber. Yan, ito. Kuha nila mga idol, oh. Tapos, quality. Kasi may mga ply pa siya. Kung halimbawa, taga dito kayo sa Butuan, pwede din kayo pumunta dito. Dito sa Pili Drive. Harap ng Karaga Hardware. Gilid ng motor meet. Dito papunta sa may ano yung may cemetery malapit yo dito. Diyan dito. Dito ka lang dadaan paliko ng konti dito sa kanila. Pwede ka nang makapasok dito. Dito lang sa gilid. Mas maganda dito kasi pwede kang makapark ng ano walang ano dito masyado. Parang barangay road lang kumbaga sa siyudad. Nasa gilid siya, intersection, meron siyang iskinitang konti. Yan, pwede kang pumunta dito. To. Ito na yung mga naipabrikit niya, ginawa niya. Ito yung bushing ko yan, tingnan mo. Magaling yan, yan o. Parang styrofoam lang na kinakat. Ito. Ito na, inumpisahan niya yan o. Parang original o, tingnan nyo. Ito. Ito yung mga idol. Iba-ibang klase ng forma ng ano, mga idol. Ito. Shoutout nga pala kaya Kapintura, Maninoy White, si Boy Lampuras na taga Butuan, shoutout natin. Naka-ano na daw siya, naka-ano na sa channel, pumunta siya doon sa May Durian. So, ito ang ginawa ko, meron lang kasi nga nagusto mo papabrikit, ayan. Ito. Ayan. Kailangan talaga, ano, ayan, sinusukat na niya mga idol. Ganito lang magpabrikit sa rubber. Panibagong upload to mga idol. Ito maganda. Kung kuha nila. Affordable talaga. Di ka na magpapa ano doon sa mga
kung ang kuha niya ang ano, design. Kahit yung mga pa ganito-ganito, pailalim-ilalim, tapos kinukunan ang kinakat niya, kung ang kuha niya. Yan, ganito. Tapos mayroon silang pang butas para totally accurate yung butas. Ang gagawin ko parang ganito din, mayroon siyang lips. Parang ganito yan. Yan, papagawaan ko to ng lips. Yan, yan. Yan. Kung ang kuha niya mga idol, yan lang yan. Yan, ganito lang yung sila magano magbutas. Yan, ito lang. Ganito lang, kasimple, parang simple lang. Kuha-kuha niya mga idol. Ganito lang pag ano, fabricate. Gagawa pa ko ng title nito mga idol. Sa ano, fabrication. DIY. So, parang gloves, sir. Para saan man ang gloves, sir? Para saan ba yan? Ano, paggawa ng concentrated na durian. Mga frozen to mga idol. Tapos mag-gloves tayo para malinis. Yan. Pag dalawang gloves ko na to kasi mayroon ako nang gawa. Gano'ng kalinis? Super linis kasi kakain din yan dito eh. Kakain. Pati kami dito pag kumakain, kaya ayusin natin yung standard na pag-procedure. Ito ang gagawin natin dito mga idol. Basta gagawa tayo ng concentrated na katas ng durian. Naka-frozen itong mga buto na to. Yung naka-frozen? Oo, naka-frozen siya. Ipa-flex ng flex, reflex mo, ref. Pag naka-frozen. Oh, frozen! Dyan na ilalagay mga idol. Yan yung ref! Naka-frozen siya. Maintain yung balance din yung pagkahinog niya si lalim. Sure bull ako na talagang masarap ito pag gagawin na concentrate. Ang ibig sabihin mga idol, bakit ito ganito yung pagkagawa? Paggagawa tayo ng concentrated, pwede mong gawin na durian shake. Mm-hmm. Number one, durian shake. Favorite ko yun. Tapos, pangalawa, durian na ice cream. Oh, ice cream! Pwede mo itong gawin durian ice cream. Ang variety nito, ito yung pinaka-original na cob at saka puyat. Ito yun ang pinaka-dabis na variety ng Davao. Oh, Davao. Galing ba ito sa Davao, Mr. Koy? Pwede rin itong gawin ano, yung parang panghimagas. Parang durian na yema. Oh, yema! Yan, di ba? Iskat yan sa Davao. Mga idol, ang mangyayari dito, iinit natin to, lalagyan na ng gatas, tapos isasalin ulit sa freezer. Kung halimbawa, step by step, unang-una, gagawa ka ng ice candy, kukuha ka lang, tapos isisip mo ulit siya, tapos yan, isasalin mo na sa mga sisidlan. Ito na yung mga naprusin ko. Ang dami naman yan, Mr. Kuy. Mga ilang kilo to lahat? Nasa 60 kilos lahat na ito. Ito yung mga, halimbawa, may natira kaming mga nasa 20 piraso, tapos aalis na ko ng Davao, hindi na naibinta kasi kunti na lang. Hindi ko na, dinadala ko dito sa bahay. Yun. Ito, hindi na naman nila kakayanin kumakain kay Isikian Gaming. Ang paborito niya sa durian, yung G11. Durian G11 na variety kasi walang amoy yun. Tapos sobrang super tamis. Nagkatilaw siya yun. Parang gawa sa puno na ice cream. Sobrang sarap yun. Sobrang sarap. The best. Solid. Yung malinamlam saka talagang super yummy na kulay puti lang yun. Yung tinatawag nilang chani. G11. At saka duyaya. Ang dami kasing klase ng variety ng durian. Mga ilang klase yung na... Tikman mo na, Mr. Koy. Halos, cob, puyat, dalawa, tatlo, G11, apat, chani, arosilyo, lima, anim, tapos meron pa yung duyaya, pito. Yun ang mga pinaka, ano nila ngayon na, mga variety ngayon na nag-ano. Tapos meron pa silang isa, yung tawag nila na Davao Selection, native siya, pero na-combine siya sa puyat, mga idol.
Kaya sure mo super yummy kasi ang kombinasyon noon depende sa lupa na natataniman nila. Tapos pag mag-click, dinadala sa planta ng China, tapos dinadala sa talaga sa lugar ng China kasi first class yung tanim natin dito sa Pilipinas, mga idol. Talagang super solid pag dito sila nag-angkat ang China. Tungar ito, mostly nito, alos... sarap naman yan. 100, alos 70% puyat ang nilagay. May diwan naman dito pero kunti lang. Kunti lang? Kob o buo, kunti lang siya, mga idol. Ang ganito, hindi ko ito may pasali sa inyo ba isa-isa bago paggawa, pag-concentrate nito para ano, tapos sasalain natin ito pagkatapos mag-concentrate para yung mga medyo matitigas gaya ng mga maliliit na buto, may mga kunti dito kasi ganito lang nalalaki. Yung tapon na ito, Mr. Koy? Right. Pwede natin ilagay sa ano para tumubo, para itanim natin kung may mga lupa tayo. Pwede kayong kumuha nito sa kay Mr. Koy. Oo. Mga ganito ng kataas, pwede nyo kunin dito, libre lang. Libre lang? Oo, libre lang yung ano kasi ilalagay ko doon sa ano namin, plantita. Pag tumubo nito ng ganito, pwede kong ibigay sa inyo. Kaso nakatakot naman yan, Mr. Koy, kung sa subdivision mo itanim, di ba? Pag nahulugan ka, cool. Hindi. Doon lang tayo sa mga farm natin. Farm lang, hindi pwede sa subdivision. Gusto nyo ng iba't ibang klase ng variety, pwede kayong kumuha sa akin dito pag tumubo na ito. Ang dami ito, buto ng halos 300 na buto. Oo, ang dami so, naman yan. Dami yan, meron pa kayaan dito. Meron pa, ang dami yan, sir. Super health, ang healthy ang ano nito kasi naka-ano siya. Hindi siya nainita ng madalian. Tutubo na siya ng kusa. Natural lang ang pagkatubo niya, hindi pinirsa. Ito, dami na ito mga idol. So, yun lang, i-explain lang muna. Gawa lang para na meron siyang tinatawag subtitle. Yun. Kasi wala pa tayong hands-on na paano pag-concentrate nito. Unang-una, pag-concentrate dapat ito is isasalin mo doon sa medyo mainit. Huwag mo siya refill sa init. Dandahan lang, i-mix mo lang siya. Lagyan mo na ng mga sugar tsaka gatas para maglapot siya kahit hindi na damihan. Para maging concentrate talaga siya. Yun. Tapos pwede mo lang, yung sinabi ko kanina, pwede na gawin natin ng mga walang klase ng paggawa sa durian. Pwede rin natin gawing durian pastillas. Yun. Oo, yun. Mayroon pang ganun mga idol. Shoutout na lang tayo ngayon. Kasi diri-diritso na to. Shoutout natin yung mga kaibigan natin. Yung nag-durian challenge doon sa tindahan ko. Si Dan Liz. Shout out si Danlis Channel. Yung husband niya si Karanso. Yung kaibigan namin sa grupo ng mga motorista. Shout out kay Karanso. At mga kaibigan natin na nanonood. Salamat sa mga panonood niyo. Nag-short video lang tayo ngayon kasi mahirap pa ako nito pag videos kung ipapakita ko pa yung pag-concentrate nito. So, yun lang. Mabuhay po lahat. God bless us all. Salamat po. So, talaga gloves, sir? Para saan man ang gloves, sir? Para saan ba yan? Ano, paggawa ng concentrated na durian. Mga frozen to mga idol. Tapos mag-gloves tayo para malinis. Yan. Pag dalawang gloves ko na to kasi meron ako nagawa. Gano'ng kalinis? Super linis kasi kakain din kami dito eh. Kakain. Pati kami dito pag kumakain kaya ayusin natin yung standard na pag-procedure. Ito ang gagawin natin dito mga idol. Basta gagawa tayo ng concentrated na katas ng durian. Naka-frozen itong mga buto na to. Yung naka-frozen? Oo, naka-frozen siya. So, ipa-flex ng flex yung ref. Pag Frozen! Ganun yun! Dyan yan ilalagay mga idol. Yun! Yan yung ref! So, naka-frozen siya. Maintain yung balance din yung pagkahinog niya sa ilalim. Sure bull ako na talagang masarap ito pag gagawin na concentrate. Ang ibig sabihin mga idol, bakit ito ganito yung paggagawa? Pag gagawa tayo ng concentrated, pwede mong gawin na durian shake. Mm-hmm. Number one, durian shake. Favorite tapos, ko yun. Tapos...
Pangalawa, durian na ice cream. Oh, ice cream. Pwede mo itong gawing durian ice cream. Ang variety nito, ito yung pinaka-original na cob at saka puyat. Ito yun ang pinaka-dabis na variety ng Davao. Oh, Davao. Galing ba ito sa Davao, Mr. Koy? Pwede rin itong gawing ano, yung parang panghimagas. Parang durian na... Yema. Oh, yema. Yan, di ba? Iskat so, yan sa Dabao. Mga idol, ang mangyayari dito, iinit natin to, lalagyan na ng gatas, tapos isasalin ulit sa freezer. Kung halimbawa, step by step, unang-una, gagawa ka ng ice candy, kukuha ka lang, tapos isisip mo ulit siya, tapos yan, isasalin mo na sa mga sisidlan. Ito na yung mga naprusin ko. Ang dami naman yan, Mr. Koy. Mga ilang kilo to lahat? Nasa 60 kilos lahat-lahat na ito. Ito yung mga, halimbawa, may natira kaming mga nasa 20 piraso. Tapos aalis na ko ng Davao. Hindi na naibinta kasi kunti na lang. Hindi ko na dinadala ko dito sa bahay. Yun. Ito, hindi na naman nila kakayanin kumakain kay Isikian Gaming. Ang paborito niya sa durian, yung D11. Durian D11 na variety kasi walang amoy yun. Tapos sobrang super tamis. Nakatilaw siya yun. Parang gawa sa puno na ice cream. Sobrang sarap yun. Sobrang sarap. The best, the best. Solid, solid. Yung malinamnam saka talagang super yummy na kulay puti lang yun. Yung tinatawag nilang chani. D11. At saka duyaya. Ang dami kasing kalasi ng variety ng durian. Mga ilang pera, ay mga ilang klase yung na... Tikman mo na, Mr. Koy. Halos cob, puyat. Dalawa, tatlo. D11. Apat. Chani, halos silyo. Lima, anim. Tapos meron pa yung duyaya. Pito. Yun ang mga pinaka, ano nila ngayon na, mga variety ngayon na nag-ano. Tapos meron pa silang isa. Yung tawag nila na Davao Selection. Native siya, pero nag-combine siya sa puyat, mga idol. Kaya sure mo super yummy kasi ang kombinasyon noon depende sa lupa na natataniman nila. Tapos pag mag-click, dinadala sa planta ng China, tapos dinadala sa talaga sa lugar na China kasi first class yung tanim natin dito sa Pilipinas, mga idol. Talagang super sulit pag dito sila nag-angkat ang China. Ito, mostly nito, halos... Ang sarap naman yan. Halos 70% puyat ang nilagay. May D11 dito pero kunti lang. Kunti lang? Oo, kunti lang siya, mga idol. Ang ganito, hindi ko ito may pasali sa inyo ba isa-isa bago paggawa pag-concentrate nito para tapos sasalain natin ito pagkatapos mag-concentrate para yung mga medyo matitigas gaya ng mga maliliit na buto. May mga kunti dito kasi ganito lang lalaki. Yung tapon na ito, Mr. Koy? Right. Pwede natin ilagay sa para tumubo, para itanim natin kung may mga lupa tayo. Pwede kayong kumuha nito sa kay Mr. Koy. Mga ganito ng kataas, pwede nyong kunin dito, libre lang. Libre lang? Libre lang yung kasi ilalagay ko doon sa namin, plantita. Pag tumubo nito ng ganito, pwede kong ibigay sa inyo. Nakatakot naman yan, Mr. Koy, kung sa subdivision mo itanim, di ba? Pag nahulugan ka, cool. Hindi. Doon lang tayo sa mga farm natin. Farm lang, hindi pwede sa subdivision. Gusto nyo ng iba't ibang klase ng variety, pwede kayong kumuha sa akin dito pag tumubo na ito. Ang daming ito, aabot ito ng halos 300 na buto. Ang dami naman yan. Dami yan. Meron pa kaya yun dito. Meron pa. Ang dami yan, sir. Super health, healthy ang nito kasi naka-ano siya. Hindi siya nainita ng madalian. Tutubo lang siya ng kusa. Natural lang ang pagkatubo niya. Hindi pinirsa. Ito, dami na ito, mga idol. So, yun lang, i-explain lang muna. Gawa lang para na mayroon siyang tinatawag subtitle. Yung. Kasi wala pa tayong hands-on na paano pag-concentrate nito. Unang-una, pag-concentrate dapat ito is isasalin mo doon sa medyo mainit. Huwag mo siya refill sa init. Dandahan lang, i-mix mo na siya. Lagyan mo na ng mga sugar at saka gatas para maglapot siya kahit hindi na damihan. Para maging concentrate talaga siya. Yun. Tapos pwede mo lang, yung sinabi ko kanina, pwede na gawin natin ng mga walang klase ng paggawa sa durian. Pwede rin natin gawing durian pastillas. Yun. Mayroon pang ganun, mga idol.
Shout out na lang tayo ngayon. Kasi dire-diretso na to. I-shout out natin yung mga kaibigan natin. Yung nag-durian challenge doon sa tindahan ko. Si Danlis. Shout out si Danlis Channel. Yung husband niya, si Karanso. Yung kaibigan namin sa grupo ng mga motorista. Shout out kay Karanso. At mga kaibigan natin na nanonood. Salamat sa mga panonood nyo. Nag-short video lang tayo ngayon kasi mahirap na ako nito pag videos kung ipapakita ko pa yung pag-concentrate nito. Mm-hmm. So, yun lang. Mabuhay po lahat. God bless us all. Salamat po. Dali lang mga idol. Tingnan nyo. Ganito lang. Para makuha niya yung pinakagat niya ng ganito. Yan. May thread siya mga idol, pero yung thread niya para hindi lang siya pumaba sa tubo kasi yung tubo walang thread. So ang gagawin dito mga idol, lagyan ko na lang ng dito. Hanggang dito. Kinapalang ko lang ng konti. Para pag ano lang manubila, hindi siya ma ingay. Isa pa yung na ano niya, pero yung isa nabutasan na. So yung maliit na yon, yun ang guide para sa metal. Yung sa dito bali, yun ang papasok doon sa pinakatubo niya. Yung pinaka lip niya. Yan. So mga idol, no? Ngayon ko palang napansin, patapos na yung upload video ko. Mas maganda ang ganito para hindi maano yung maingay yung kadina. Ayan, tingnan nyo mga idol. Dito lang yan. Ginawa ng fabrication na ganito. Ayan. Dito kasi dadaan yung kadina yan hanggang dito. Tikot-tikot. Lagyan ng ganito. Hindi lang niya nagawa ng guide kasi di naman ma-accurate yung kadina kung saan tataba. Baka kung lagyan po mga ganito, baka lumukso. So, yan. Yan. May tamban pa dito. Mga idol. Tapos na. Yan. Mayroon ng ano, mayroon na siyang pina-reducer. Ni-reduce na niya. Yan. Ganito. Pero plano ko, palagyan ko rin baka hindi ko may pasok si lalim. Pabawasan ko ng konti dito. Yan. Lapit. Kumapal na siya ng konti. Ang layo. Ini.